Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyo lahat. At sumayin niyo rin. Welcome sa ating celebration ngayong araw nito ng Banal na Misa, mga kapatid. Welcome din po sa lahat ng kasama natin online. Sabayan niyo po kami sa ating panalangin at pagmimisa para sa ating mga personal kahilingan. Gayon din isama natin sa Banal na Misang ito ang lahat ng ating mga kapatid na may mga karamdaman na nasa kani-kanilang mga tahanan at sa mga ospital. Naway sa tulong at gabay ni Padre Santo Padre Pio, sila ay pagalingin ng ating Amang nasa langit. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, ipakita mo ang iyong lakas sa iyong pagparito upang sa nagbabantang panganib dahil sa aming pagsuway, kami marapatin mong hanguin, pakundangan sa iyong paglingap at kami pagindapatin mong palayain, pakundangan sa iyong pagliligtas. Kasama ng Ama at Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Hindi magluluwat ang kagubatan ay magiging bukirin, at ang bukirin ay magigiging kagubatan. Sa panahong iyon, maririnig ng bingi ang pagbasa sa isang aklat at makakakita ang mga bulag. Ang mababang loob ay muling liligaya sa piling ng Panginoon at pupurihin ng mga dukha ang banal ng Israel sapagkat ang malupit at mapang-upasala ay mawawala na, gayon din ang lahat ng mahilig sa kasamaan. Lilipulin ng Panginoon ang lahat ng naninirang puri, mga sinungaling na saksi at nagkakait ng katarungan sa mga matuwid. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos na tumubos kay Abraham tungkol sa sambahayan ni Jacob. Mula ngayon, ang bayang ito ay wala nang dapat ikahiya o ikatakot man. Kung makita ng mga anak ang aking mga ginawa, iingatan nilang banal ang aking pangalan. Igagalang nila ang itinatanging banal ni Jacob at dadakilain ang Diyos ng Israel
Ang mga nalilihis sa katotohanan ay magtatamo ng kaunawaan. Ang mga matigas ang ulo ay tatanggap ng pangaral. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginoon aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginoon aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginoon aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong sa puon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay mata mo. Panginoon aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay. Masaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa Kaniyang kalinga. Panginoon aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-alis ni Jesus sa lugar na iyon, sinundan-sundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila na ang wika, "Anak ni David, mahabag kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?" "Opo, Panginoon," sagot nila. At hinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa iyong paniniwala." At nakakitas na sila. Mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag isasabihin ito kanino man. Ngunit nang sila'y makaalis, ibinalita nila sa buong lupain yaong ang ginawa sa kanila ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang tema ng ating ebanghelyo sa araw na ito, we'll speak about persistency. Sa ating panalangin o sa ating buhay pananampalataya, nangangailangan ito ng walang sawang pagdulog sa ating Panginoong Hesukristo. Sa ating narinig na ebanghelyo, ang dalawang bulag na lalaki, nang malaman nila na nariyan si Jesus, ay tinawag nila at ang wika, "Anak ni David, mahabag kayo sa amin." Isang bagay ang na-recognize ng mga bulag na ito na wala sa ibang mga tao sa kanilang paligid. Na-recognize nila si Jesus sa kanilang buhay.
Kahit na ba sinabi nila na mahabag ka sa amin, ibig sabihin, pagalingin niyo po kami. Hindi ito agad binigyang pansin ni Kristo. Nagpatuloy si Kristo kasama ng kanyang mga alagad na naglalakad at naglalakbay at hanggang makarating sila sa isang bahay. Sumunod ng sumunod ang dalawang lalaking bulag na ito upang hingin ang kagalingan na kanilang inaasam sapagkat naniniwala sila na sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesus, sila ay gagaling. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, naniniwala ba kayo na kaya ko itong gawin sa inyo? At ang kanilang sagot, Opo, Panginoon, naniniwala kami na magagawa mo kaming pagalingin. Alam ni Kristo mismo na kaya niyang pagalingin ang mga taong ito, ngunit hiningi niya ang confirmation ng bawat isa kung kaya ba, naniniwala ba silang kaya ni Jesus gawin ang pagpapagaling. Anong purpose ni Kristo para tanungin ang mga bagay na ito? Sa ating buhay, pananampalataya, mga kapatid, tayo ay inaanyayahan ng Diyos na huwag tayong mapagod, huwag tayong manawa na humingi ng tulong sa Kanya. Tulad ng mga taong bulag na ito, tulad ng dalawang lalaking bulag na ito, sinundan nila si Kristo hanggang sa tanungin sila ni Kristo at pagalingin sila. Tayo rin, sana sa ating pananampalataya at paglalakbay sa mundong ibabaw na ito, hanggang lagutan tayo ng ating mga hininga, huwag tayong manawa at mapagod, sumunod kay Kristo. Gawin ang Kanyang kalooban sa ating mga buhay. Hilingin sa Kanya ang mga bagay na nais natin. Sapagkat alam ni Kristo kung ano ang Kanyang ginagawa at kung ano ang para sa atin. At dahil dito, ibabahagi niya kung ano ang nararapat sa atin. Hanggang sa tayo ay Kanyang pagbigyan, hanggang sa tayo ay Kanyang pagalingin tulad ng dalawang lalaki ito. At ito ay dahil sa ating pananampalataya, sa pagpapalalim nito, at higit sa lahat, sa walang sawang panalangin na ating ibinibigay sa ating Panginoong Hesukristo. At sana tayo ay tulad ng dalawang bulag na lalaking ito, na sa ating pagkagaling sa ating mga karamdaman, sa mga panalangin na ating nakamit, sa kahilingan na ating nakamit sa ating Panginoong Hesukristo, may bahagi natin sa ating kapwa ang kabutihan ng Diyos. May bahagi natin sa ating pamilya ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ito lamang ang kaya nating maisukli sa ating Panginoong Hesukristo at bilang mananampalataya ang pagbahagi dito sa ating kapwa, sa ating pamilya, at sa ating pamayanang Kristiyano. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Oh,
Lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain at inaikalugdan ng Diyos ang mga pangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sa anumang kakulangan ng aming abang na kayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuloy kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang may tampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako nitong kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, kaysa ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ng ating Panginoong Hesukristo, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaangiyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan,
Bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, halin at makiisa sa isang gabi ng pagbibigayan, himig at pag-asa. Inaanyayahan namin kayong lahat na dumalo at suportahan ang ating dinner concert for a cause sa December 10 dito sa Divine Mercy Sanctuary ng Pambansang Dambana. Sa halagang 2,500 pesos na ticket, mararanasan nyo ng isang dinner buffet at full concert mula kina Mitoy Yunting and the Driver's Band, kasama ang iba pang natatanging mga awit at kaparian ng Archdiocese ng Lipa. Huwag nang magdalawang isip pa, bili ng inyong ticket sa ating opisina at maging bahagi nitong natatanging okasyon para sa iisang misyon. Ikatlo, bahagi pa rin ang ating fundraising project para sa isang special na pagdiriwang sa darating na Enero. Patuloy niyo pong suportahan ang ating Kapiyo merchandise. May mga available po tayong t-shirts, coffee mug at calendar sa mga store outlets sa Pambansang Dambana. Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makatutulong na. Ika-apat, simula po bukas, maaari na pong madaanan ng main arch entrance patungo sa ating simbahan. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong naging pangunawa sa nakalipas na ilang linggong pagsasayos ng ating nasirang tulay. Ikalima, ngayong Sabado, ikapito ng Disyembre ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong posisyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na ikalima ng umaga na sisimula natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikawalo ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan, at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mangyari lamang po ang ilabas ang mga nais pabasbasan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit nito sa panalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santong magpas sa walang hanggan. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman na iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Bago ang huling pagbabasbas, maraming salamat po sa inyong pagdalo
sa banal na misa sa araw na ito dito sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon din sa ating mga kapatid, kasama natin online, live streaming at nakalive po sa ating mga social media accounts. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ano man po ang inyong mga gawain sa natitirang oras sa araw na ito, basbasan po kayo ng Panginoong Hesukristo, lalo't higit ang inyong pag-uwi sa inyong mga tahanan, ang inyong mga mahal sa buhay na hindi natin kasama sa banal na misang ito. Ngayon din, patuloy tayong manalangin para sa ating mga kapatid na may mga karamdaman na nasa kanilang mga tahanan at mga nasa ospital, na sa tulong gabay ni Santo Padre Pio, sila ay dinggin at pagalingin ng ating Panginoong Hesukristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, humayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ngayon po ay sasagawa natin ang pangumagang panalangin. Ngayon po ay ika-6 ng Disyembre, ika-1 Biyernes sa panahon ng mga Abyento. Magsitayo po ang lahat. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi at pupurihin ka na aking bibig. Halina, sambahin natin ang Panginoon, siya ang haring darating. Halina, sambahin natin ang Panginoon, siya ang haring darating. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina, sambahin natin ang Panginoon, siya ang haring darating. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa ng kanyang nilalang. Halina, sambahin natin ang Panginoon. Siya ang haring darating. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo'y kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Halina, sambahin natin ang Panginoon, siya ang haring darating. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyang ang puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang. Nang nasa Meriba, nasa ilang ng masa, ako ay tinuksot doon ay sinubok ang inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang sila ay nakinabang. Halina, sambahin natin ang Panginoon, siya ang haring darating. 40 taon sa iyong ninuno ako ay nagdamdam, ang aking sinabi sila ay suwain, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratan sa lupang pangakong aking inilaan. Halina, sambahin natin ang Panginoon. Siya ang haring darating. Papuri sama at sana at sa Espiritu Santo, kaparan nung una, ngayon at magpaso ng hanggan. Amen. Halina, sambahin natin ang Panginoon. Siya ang haring darating. Tayo pong lahat sa awit. Diyos anak, naging tao, pinasay aming pasan. Bigat ng kasalanan hanggang krus mabayubay. Heto kayong iyong lingkod sa iyong naglalaan. Di lamang ng salita, pati puso ay alay. Paniliwanagan, tanglawan iyong ilaw. Kahit lalim o taas, aming maunawaan.
Awa mo'y ipadama, dinggin ang aming dasal. Hirap ay pag-aanin, bigyang tatag ang buhay. Kami ay tinawag mo na ika'y paglingkuran. Sa bata't matatanda, makita iyong larawan. Ihatid sa kanila'y pag-asa't kalusugan. Uunlad kaming lahat, payapang mabubuhay. Sa iyong altar, Panginoon, tatanggapin ang tunay na hain. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pauhiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang ginawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng iluwal, makasalanan na ngang ako'y isilang. Nais mo sa aking isang pusong tapat, pupuspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Sa galak at tuwa, ako ay puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ang bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang paghahariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuang, sa iyo lumapit ang makasalanan. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos. Ang pagliligtas ko'y galak kong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo na nais ang mga panghandog. Sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Siyon, yaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkakagayon ang handog ng hain, dalas dambana turong susunugin, malugos na ito'y iyon tatanggapin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Sa iyong altar, Panginoon, tatanggapin ang tunay na hain. Ang lahi ng Israel ay magtatagumpay, matatamo nila ang kadakilaan. Ang Diyos ng Israel, ang tagapagligtas ng kanyang bayan, ay mahiwagang hindi kanyang unawain. Lahat ng gumagawa ng Diyos-Diyosan ay hahamakin at mapapahiya. Ngunit ang Israel ay iyong ililigtas, ang tagumpay nila ay sa habang panahon, at kailanmay hindi mapapahiya. Ang Panginoon, ang Diyos, ang dumikha ng kalangitan, siya rin ang dumikha ng daigdig. Ginawa niya itong matatag at ito'y mananatili, ginawa niya iyong mainam na tirahan. Siya ang may sabing, akong Panginoon lamang, ang Diyos at wala ng iba pa. Lahat ng salita ko'y sinasabi ng hayagan. Isa man sa layunin ko'y hindi inililihim. Hindi ko pinapahirapan ang Israel sa paghanap sa akin. Sinasabi kong lahat ang katotohanan at inahahayag kung ano ang tama. Sinabi ng Panginoon, hali kayong lahat ng mga natitirang buhay mula sa lahat ng bansa. Kayong mga mangmang na nagpapasan ng mga idolong kahoy at dumadalangin sa mga Diyos na hindi makapagliligtas. Humarap kayo sa paglilitis, ipagtanggol ninyo ang inyong panig. Magsanggunian kayo,
Sino ang makahuhula ng mga bagay na magaganap? Hindi ba akong Panginoon ang Diyos na nagliligtas sa kanyang bayan? Walang ibang Diyos maliban sa akin. Lumapit kayong lahat sa akin at kayo ay maliligtas, kayong mga tao sa buong daigdig. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Ako ay tapat sa aking pangako at di magbabago, at tutuparin ko ang aking mga pangako. Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan, at mga ngakong sila'y magtatapat sa akin. Sasabihin nila, tanging nasa Panginoon ang kapangyarihan at pagtatagumpay. At mapapahiya sino man sa kanya ilalaban, ngunit ang lahi ng bansang Israel ay magtatagumpay, matatamo nila ang kadakilaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahi ng Israel ay magtatagumpay, matatamo nila ang kadakilaan. Lumapit tayo sa harap ng Diyos, umawit sa kagalakan. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Ang Panginoon ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. O ang Panginoon ng ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo kanyang-kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti't laging tapat kailanman. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparo nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lumapit tayo sa harap ng Diyos, umawit sa kagalakan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Lilitaw ang isang pangulo na mula rin sa kanila. Aanyayahan ko siya, kaya't siya na may lalapit sa akin. Sapagkat walang mangangahas na kusang lumapit sa akin. Kaya nga sila'y magiging aking bayan, at ako ang magiging kanilang Diyos. Darating, Jerusalem, ang iyong liwanag, mananahan sa iyo ng may gandang nagniningning ang Panginoon. Darating, Jerusalem, ang iyong liwanag, mananahan sa iyo ng may gandang nagniningning ang Panginoon. Mamamaras mo ang kanyang kalwalhatiang suma sa iyo. Mananahan sa iyo ng may gandang nagniningning ang Panginoon. Papuri sa Ama at sana at sa Espiritu Santo. Darating, Jerusalem, ang iyong liwanag. Mananahan sa iyo ng may gandang nagniningning ang Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Dumarating ang ating Diyos, isinirang bilang tao mula sa lahi ni David, na nakaupo bilang hari magpakailanman. Alleluia. Sabay-sabay po nating dasalin ang papuring awit ni Propeta Zacarias. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat na napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagahagan ang ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya
at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat luhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang-iwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Dumarating ang ating Diyos, isililang bilang tao mula sa lahi ni David, na nakaupo bilang hari, magpakailanman. Alleluia. Sa pamamagitan ng kanyang anak, inihayag ng Diyos Ama ang kanyang kadakilaan sa mga tao, kaya't halinang magpuri ng may kagalakan. Panginoon, dakilain nawa ang iyong ngalan. Turuan mo kami ng pagmamahal sa kapwa, Panginoon, tulad ng pag-ibig ni Kristo sa atin para sa kadakilaan ng Diyos. Panginoon, dakilain nawa ang iyong ngalan. Punuin kaming lahat ng kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang sa tulong sa Espiritu Santo, tumahak kami ng may lakas at pag-asa. Panginoon, dakilain nawa ang iyong ngalan. Sa iyong awa, Panginoon, tulungan mo ang sangkatauhan. Maging malapit ka nawa sa mga naghahanap sa iyo kahit di nila namamalayan. Panginoon, dakilain nawa ang iyong ngalan. Ikaw ang tumatawag at nagpapabanal sa mga hinirang. Kahit kami mga makasalanan, gantimpalaan mo kami ng walang hanggang kaligayahan. Panginoon, dakilain nawa ang iyong ngalan. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya, para sa ating Santo Papa Francisco, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at relihiyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon ng pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, dakilain nawa ang iyong ngalan. Atin pong dadasalin ang panalangin itinuro ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Panginoong Hesukristo, iligtas mo kami sa aming mga kasalanan. Halina at iadya kami sa lahat ng panganib at kasamaan at akayin kami tungo sa kaligtasan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa pagdarasal ng ating pangumagang panalangin.